Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Ika nga ay walang permanente sa mundo, kundi ang pagbabago. Sa buhay na ito ay marami tayong makikilala at minsan ay kailangan nating magpaalam sa kanila. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang umasa para lang paulit-ulit na mabigo? Lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Pero minsan ay sasagi sa isip natin kung ang mga pagsubok na yon ay deserve ba natin? Mapapatanong tayo, kaya ba natin itong lagpasan? Mga kabarangay, etong eksaktong karanasan na nais ibahagi sa atin ni Hannah. Na simula kabataan hanggang sa nagkaanak ay paulit-ulit nang pinadadapa ng pagsubok sa buhay. Pero ang punto ng storya niya ay hindi para bigyan tayo ng kalungkutan, sa halip ay nais niyang maging instrumento upang pag-alabi ng pag-asa sa ating puso sa kabila ng mga pagdurusa. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa inyong mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hannah. 32 years old at sa kasalukuyan ay nagtatrabaho bilang store assistant sa isang tindahan ng mga damit dito sa Malabon. Una ko pong napakinggan ang inyong programa noong i-rekomenda ito ng mga katrabaho ko rito at simula noon ay naging libangan ko na nga po ang pakikinig sa inyo. Kaya naman na-inspired din po akong sumulat para ibahagi ang aking kwento na siguradong kapupulutan ng aral, inspirasyon at pag-asa ng ating mga kabarangay. Tubong Bulacan po ako at ang aking pamilya, Papa Dudut. Bunso ako sa tatlong magkakapatid at tag-iisang babae. Ang aking tatay at nanay ay mayroong pinapatakbong maliit na tindahan ng mga kakanin sa palengke ng Bulacan na masasabi kong kumikita ng sapat para matustusan ang pangangailangan namin. Pareho pong masipag ang mga magulang ko, Papa Dudut. Naalala ko pa noong maliit pa lamang ako ay palagi nila kaming sinasamang magkakapatid sa aming tindahan tuwing Sabado. Tapos ay lumalabas naman kaming mag-anak para magsimba at mamasyal tuwing Linggo. At bilang bata, isa po yon sa pinakamasayang sandali ng buhay ko. Napakaswerte dahil meron akong perpektong pamilya, ngunit nagkamali po pala ako. Teenager pa lamang po ako nang mamatay ang nanay ko dahil sa sakit. Ilang araw bago ang graduation ko sa high school, dahil sa pagkawala ni nanay, ang perpektong pamilyang meron ako ay unti-unti nang nasira. Nagsimula po yon ang dumalas ang paglalasing ni tatay dahil sa sobra po niyang dinamdam ang pagkamatay ni nanay. Matapos ang libing ni nanay ay nagsimula na rin pong magbago si tatay. Hindi na siya tulad ng dati na mapagmahal at malambing sa amin, lalo na sa akin. Si tatay po ay mas naging magagalitin at malamig ang pakikitungo sa amin. Akala ko ay lilipas din yon at babalik si tatay sa dati. Pero tumagal ng halos isang taon ay lalo lamang lumala ang bisyo niya sa pag-inom ng alak.
kayo? Akin na nga po yung bote at itatabi ko na. Ano ko ba? Akin na yan! Tay, tigilan niyo na ang pag-inom. Nakakarami na kayo. Tingnan niyo nga, lasing na lasing na kayo. Wala kang pakialam kung magpakalasing ako, Ana. Kaya akin na yung bote ng alak dahil ubusin ko pa yan. Hindi ko po ito ibibigay dahil marami na kayong nainom. Lintik kang bata ka. Sino ka para punain ako? Ana, binabalaan kita. Kung ayaw mong masaktan, eh bigay mo na sa akin ang boteng yan. Tay naman eh, bakit po ba kayo nagkakaganyan? Hindi naman po kayo ganyan dati ah. Mabait po kayo, hindi po kayo pala inom ng alak. Manahimik ka! Kung ano-anong pinagsasabi mo. Sabi niyo sa amin dati, masama ang uminom ng alak, pero bakit ngayon puro na lang yan ang ginagawa ninyo? Puro kayong inom, ni hindi na nga rin po kayo kumakain, Tay. Ano bang pinagsasabi mo? Ginagalit mo talaga ako? Kailan ka pa natutong sumagot sa magulang mo, ha? Ha? Tingnan mo ginawa mo! Aray ko, Tay! Tay, nasasaktan po ako! Napakatango mo talaga! Eh ano ngayon kung nasaktan ka? Sana naisip mo yan bago mo pinakialaman ang pag-inom ko! Tingnan mo! Tingnan mo ang ginawa mo! Sinahay mo pa ang alak ko! Napaka-intrimitida mo kasi! Tay, kung nandito lang po si nanay, sigurado magagalit siya sa inyo! Wala na ang nanay mo! Iniwan na niya tayong lahat! At hindi na siya babalik pa! Kaya wala na ding saysay na paulit-ulit mo pang banggitin sa pamamay na to ang tungkol sa kanya dahil patay na siya! Patay na siya! Yan ang isaksak mo sa kokote mo! Tay, hindi ko po magagawa yan! Hindi ko kaya kalimutan si nanay! Hindi ako katulad ninyo! Bakit? Ano bang hinihintay mo? Bumangon sa hukay ang nanay mo at sasaluhan tayo sa almusal bukas? Mamamatay kang tanga! Patay na ang nanay mo at hindi na siya babalik! Yan ang isaksak mo sa utak mo, bobo! Hinding-hindi na natin makikita ang nanay mo kahit kailan. Hoy, tanga! Makinig kang maigi sa sasabihin ko. Walang sino man ang makakapagbawal sa akin na gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Hindi ang patay mong nanay at mas lalong hindi ikaw. Naiintindihan mo? O kailangan ko bang ulit-ulitin para matandaan ng mahina at kakarampot mong utak? Na wala kang pakialam kung uminom man ako maghapon at magpakalunod sa alak. Wala kang pakialam dahil alak lang kita. Naiintindihan mo ba? Sumagot ka! Sagot, kundi tatadyakan ko yung mukha mo! Opo, Tay. Sorry po. Tigilan mo nga yung pag-iyak mo. Kasalanan mo naman kung bakit ka nasaktan eh. Masyado ka kasing pakialamera. Tumaan ka na, pinapainit mo talaga ang ulo ko, lintik ka eh. Mabuti ba ikuha mo na lang ako ng alak dahil sinayang mo yung iniinom ko. At huwag ka na ulit makakabasag ng bote. Dahil malilintik ka na talaga sa akin. Dalihan mo na! Bago ko pa ipakain sa iyo mga bubog dyan sa sahig, buwisit ka! Kumilos ka na! Papadudot, yun po ang unang beses na nasaktan ako ni tatay. Sobrang sama ng loob ko sa kanya ng mga panahong yon dahil hindi ko akalain na magagawa niya sa akin ang bagay na yon. Bukod doon ay lalong naging mainitin ang ulo niya. Hindi lang sa akin kundi maging sa dalawa kong kuya. May mga pagkakataon pong ayoko nang umuwi sa bahay pagkagaling sa eskwela dahil pakiramdam ko. Hindi naman ako umuwi sa bahay namin kundi sa impyerno. Akala ko, Papa Dudut, wala nang ilalala ang bisyo ni tatay sa pag-inom ng alak. Pero mali pala ako. Naging babaero po si tatay, isang gabi kinagulat na lamang namin na nag-uwi siya ng babae sa bahay. Simula noon ay sunod-sunod na.
Sa loob ng 2 buwan, iba't ibang babae ang dinadala niya sa bahay namin. May punto na akala namin ay titigil na si tatay sa pag-uwi ng babae sa bahay pero hindi pala. Mukhang mas naging malala pa dahil isang araw ay pinakilala niya sa amin si Dina. Nobya niya at sa bahay na raw ito titira kasama namin. Nang marinig ko po yun ay sobra akong nagalit at nagtampo. Hindi ko po matanggap na ganun lang niya kadaling palitan at kalimutan si nanay. Tay, ano pong sinabi niyo? Girlfriend? Girlfriend niyo ang babaeng yon? Tay, paano na po si nanay? Anong paano na ang nanay mo? Hana, nakalimutan mo na ba? Patay na ang nanay mo. Hindi ko po nakakalimutang patay na si nanay. Pero kayo, parang kinalimutan niyo na po siya. At talagang gusto niyo pang patirahin dito sa bahay natin ang babae niyo? Hoy, hindi ko hinihingi ang permiso mo. Patitirahin ko rito kahit sinong gusto ko. At wala kayong magagawa ron. Dito natitira si Dina. Tapos ang usapan. Kaya pwede ba? Huwag mo akong pagsalitaan na parang may malaki akong utang na loob sa'yo. Saka nakalimutan mo na yatang pamamahay ko to. Akin ang bahay na to. Pero kung titira siya dito, ibig sabihin papalitan na niya si nanay sa buhay namin. Tay, ayoko po mangyari yun. Please lang, huwag niyo naman sana siyang patirahin dito sa bahay natin. Pwede ba, Hana? Di kita maintindihan. Akala ko ba na may miss mo ang nanay mo? Eto, nag-uwi ako ng bago niyong magiging nanay. Pero bakit imbis na magpasalamat ka sa akin, nagagalit ka pa? Sira na ata ang ulo mong bata ka eh. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ayoko lang po nakalimutan niyo si nanay. Hindi ko nakakalimutan ang nanay mo. Pero patay na siya. Kaya tuloy ang buhay. Anong gusto mong gawin ko? Magluksa ako habang buhay? Itali ko ang sarili ko sa kanya hanggang mamatay ako? Aba, hindi naman yata patas yun. Siyempre, gusto ko rin maging maligaya. At masaya ako dahil nakilala ko si Dina. Di ka ba masaya para sa akin, ha? Di ka ba masaya para sa tatay mo? Kung ayaw mong maging nanay si Dina, wala akong pakialam. Sigurado namang ayaw din niya magkaroon ng isang malditang anak-anaka na gaya mo. Pero hindi mo na mababago ang desisyon ko na patirayin siya sa bahay na to. Dahil ako na ang nagsasabi sa'yo, sa oras na kumontra ka pa, palalayasin talaga kita. Naiintindihan mo ba ako? Bakit ganyan ka makatingin? Baka naman ngayon pa lang gusto mo nang simulang matulog sa labas. Dahil hindi ko nagugustuhan yung titig mo sa akin, lintik ka. Matapang ka ha? Halika rito. Walang hiya ka. Tay! Ang kapal ng mukha mo. Ano ba ginagawa ninyo? Sandali lang, saan niyo po ba ako dadali? Aray ko, Tay! Diyan ka! Tay, bakit niyo po ako tinulak palabas ng bahay? Wala naman po akong ginagawa! Parusa mo yan dahil bastos kang bata ka! Di kita pinag-aral para magmalaki ka sa akin! Tititigan mo pa ako ng masama? Buisit ka? Yan ba ang natutunan mo sa eskwelaan? Ang bastusin ako sa loob pa mismo ng pamamahay ko? Pwes! Sa labas ka ngayon matutulog para matutunan mo ang leksyon mo. Tay! Ano ba? Buisit tay, ka talaga? Huwag niyo pong gawin to! Lalo mo lang pinapainit ang ulo ko! Buksan niyo po itong pinto! Huwag niyo pong gawin sa akin to, Tay! Hindi ko naman po kayo tinititigan ng masama eh! Pangako po! Hindi na po ako sasagot sa inyo! Hindi ko na rin po babastusin si Dina! Please po, Tay! Papasok ka lang dito kapag marunong ka ng rumespeto! Ano pa't nag-aaral ka kung pambabastos lang sa magulang mo ang natututunan mo? At nakuha mo pa talagang magmagaling? Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Wala ka pang maipagmamayabang! Kaya kung ayaw mong sumunod sa patakaran ko, eh mabuti pang umalis ka na lang sa pamamahay ko! Buisit ka sa buhay ko! Ikaw ata ang malas sa akin kaya nagka-letse-letse ang buhay ko eh! Nasira na ang buong gabi ko dahil sa'yo! Doon ka! Huwag mong pigilan itong pinto! Tay! Buksan niyo po itong pinto! Tay! Tay!
Papadudot, halos maubos na ang mga luha ko sa kakaiyak para lang papasukin ako ni tatay sa bahay namin. Pero para po siyang binging walang naririnig. Kesyo bastos daw ako at kailangan kong matuto ng leksyon. Hindi raw po siya makapaniwalang anak niyang isang tulad kong maldita at swail. At kung ano-ano pang mga masasakit na salita na noon ko lamang narinig mula sa kanya sa tanang buhay ko. Ang sakit-sakit po pala kapag sa mismong magulang mo maririnig na sana ay hindi ka na lamang nila binuhay sa mundong ito. Dahil isa ka lang daw na malaking pagkakamali. Hindi ko po matanggap, papadudot, dahil malayong malayo na si tatay sa dating mabait at mapagmahal naming ama. At hindi ko din lubos maisip kung paanong sa isang iglap ay masisira ng ganon ang aming masayang pamilya. Nang gabing yon ay nakitulog ako sa bahay ng kaklase ko. Natatandaan ko pa na nakatulugan ko na lamang po ang pag-iyak at ang paulit-ulit na pagtatanong sa Diyos kung bakit niya hinayaang magbago si tatay. At paulit-ulit ko din pong tinatanong sa kanya kung bakit kailangan pang mawala ni nanay. Matapos po akong parusahan ng tatay ko ay napag-isip-isip ko na baka nga kasalanan ko din kaya siya nagalit sa akin. Kaya naman tulad ng pangako ko sa kanya ay sinubukan ko pong pakisamahan si Dina. Kahit na masama ang aking loob dahil pilit niyang pinapalitan si nanay sa buhay namin, ay naging tikom lang ang aking bibig noong unang linggo ni Dina sa bahay ay kinakitaan na namin siya ng katamaran. Palagi niya kaming inuutusang gumawa ng mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis at pati na rin paglalaba ng kanyang damit. May isang beses pa nga pong na-late ako sa klase ko dahil pinilit niyang ipatapos sa akin ang pamamalansya ng mga damit niya. Literal na hindi siya naging mabuting stepmother sa amin dahil wala siyang ginawa kundi ang insultuhin kami, pagalitan at alilain sa sarili naming pamamahay at huthutan ng pera si tatay. Sa loob ng 5 buwan ay pinakisamahan naming magkakapatid ang babae ni tatay. Naging tikom din ang aming mga bibig sa tuwing may hindi siya magandang ginagawa sa amin tulad ng pangiinsulto o pagsusungit dahil magiging walang saysay din kung magsusumbong kami kay tatay. Palibhasa, maraming beses na rin po kaming hindi kinampihan ng aming sariling ama at sa halip ay mas pinaburan niya pa si Dina. Akala ko kaya ko nang maging matiisin. Akala ko ay kaya ko nang magbingi-bingihan sa lahat ng hindi magandang bagay na ginawa at sinasabi sa amin ni Dina. Pero isang gabi ay hindi ko napigilan ang sarili na sabihin ang nararamdaman ko matapos kong subukang humingi ng pera kay tatay para sa akin enrollment sa susunod na semester. Ano na naman ba yun, Ana? Hindi mo ba nakitang umiinom ako rito? Napaka-istorbo mo eh. Naiinis ako sa pagmumukha mo, ha? Umayos ka. Tay, pasensya na po kayo. Pero gusto ko lang naman po sanang sabihin na malapit na po ang deadline ng tuition fee namin for the next semester. Kailangan ko na po makapagbayad para po ako makapag-enroll sa… Anak naman ng teteng, oh! Inistorbo mo ang pag-inom ko para sabihin kailangan mo ng pambayad? Opo, tay. Para po makapasok ako sa susunod na semester. Hindi! Hindi ako naniniwala sa'yo. Para makapasok. Sinong niloloko mo? Ako? Tingin mo, bobo rin ako katulad mo? Nagsasabi po ako ng totoo. At saka, saan ko naman po gagastusin yung perang pang tuition fee ko kung sakali? Anong malay ko? Mamaya, panglakwasa mo lang yun eh. Ipanggimmick nyo lang ng mga barkada mong polpol. Hindi po, tay. Hindi ko po magagawa yun. Bakit ba kasi gusto mo pang magtapos sa pag-aaral, ha? Eh, ang baba naman ng mga grado mo. Wala rin kwenta ang diploma mo kung puro naman 5 ang grado mo.
Akala mo ba di ko alam? Hana, tigilan mo na ang ilusyon mo na makatapos ng pag-aaral. Dahil mahihirapan ka lang din to pa rin yun. Huwag ka na mag-aral. Magtrabaho ka na. Pero Tay, hindi ba dapat sinusuportahan po ninyo ang pag-aaral ko dahil anak ninyo ako? Anak nga kita. Kaya nga ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo ang kahihinatnan mo sa hinaharap. Sige ka, ikaw din. Baka sisihin mo pa ako at sabihin mong di kita binalaan. Bakit di mo nalang gayahin ang mga kuya mo? Di na sila pabigat sa akin. Dahil mas pinili na lang nila magtrabaho kesa ipagpatuloy pa ang pagtatapos sa kolehiyo. Kasi para saan din naman, di ba? Wala rin namang matinong kumpanya ang tatanggap sa inyo. Kaya bakit nyo papipiliting makagraduate? Kaya ikaw, Hana, tigilan mo na ang pangarap mong yan at matuto ka na magbanat ng buto. Aba, lumalaki ang mga gastusin natin dito sa bahay. Matuto ka namang makiramdam at magkusa kang tumulong. Eh bakit kayo? Ano po bang ginagawa niyo sa pera ninyo? Di ba inuubos niyo lang po sa bisyo ninyo? Puro na lang kayo pag-inom ng alak, sugal, sigarilyo. Tapos sa amin niyo ipapasa ang responsibilidad para buhayin ang pamilya natin? Tay, para naman pong hindi yata patas yun. At anong patas para sa'yo, ha? Pera ko naman ang pinambibili ko ng alak. Pera ko naman ang pinangsusugal ko. Pera ko yun. Hindi sa'yo. Sa akin yun. Kaya ano bang inaangal mo dyan? Saka sinasabi ko lang naman ang totoo. Malaki ka na, Hana. Imbis na mag-aral, dapat nagtatrabaho ka na. Subukan mo na kaya magbanat ng buto para naman magkaroon ka ng silbi. Para kang nanay mo nung nabubuhay. Sa tuwing nag-aaway kami, puro satsat, puro reklamo. Huwag na huwag niyo pong idadamay si nanay dito. Dahil kung buhay siya, siguradong hindi po ito mangyayari sa amin, sa atin. Kung buhay siya, oo. Pero ilang beses ko bang dapat isaksak dyan sa makitid mong utak? Napatay na ang nanay mo. Si Dina na ngayon ang kasama ko. Siya na ang nanay mo ngayon. Dina! Puro na lang po kayo! Dina! 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 Tay, bakit mo para mas mahal niyo pa ang Dina na yan kaysa sa aming mga anak ninyo? Bakit kung manghingi siya ng pera sa inyo kahit sa walang kakwenta-kwenta niya ginagastos, binibigay niyo kaagad? Pero bakit kapag kaming mga anak ninyo, grabe kayo kung magdamot? Aba, syempre! Girlfriend ko si Dina. May karapatan siya sa kung ano ang sa akin. At gaya ng sinabi ko, pera ko naman ang ginagastos niya, hindi sa inyo, hindi sa'yo. Kaya pwede ba, bago pa uminit ng gusto ang ulo ko sa mga walang kabuluhan na pinagsasabi mo dyan, eh lumayas ka na sa harapan ko. Alam mo, istorbo ka kasi sa pag-inom ko eh. Ano? Hindi ka ba talaga alis? Tay, gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ko pong magbayad ng tuition para sa darating na semester para po makapasok ako. Kung humingi ka sa akin, akala mo may patago kang pera. Kahit umiyak ka palang dugo dyan, wala nga akong maibibigay sa'yo. Sundin mo na lang kasi ang payo ko. Huwag ka na mag-aral at maghanap ka na lang ng trabaho para naman hindi ka na maging pabigat. Ibang-iba na talaga si Tatay Papa Dudut. Hindi na siya ang dati naming malambing at mapagmahal na tatay. Nagbago na siya at habang tumatagal ay hindi ko na siya nakikilala. Netong tumanda na lang ako ay naisip ko na malaking factor din ang pagbabago niya ang mga taong sinasamahan niya. Sa huli matapos ang pagkatalo namin yun ay hindi pa rin po ako binigyan ni tatay ng pera na pang tuition, Papa Dudut. Alam ko naman po na hindi ko na siya mapipilit dahil kung ayaw niya ay ayaw talaga niya. Hindi ko lang talaga mapigil ang malungkot dahil sino naman po ang anak ang hindi magtatampo sa kanilang mga magulang kung ganon kanila tratuhin at pagsalitaan. Sa kabilang banda, para maipagpatuloy ko pa rin ang pag-enroll sa kolehiyo, ay naghanap po ako ng part-time job, Papa Dudut.
Swerte naman dahil nakapasok ako bilang tendera sa isang bakery na malapit sa amin. Hindi kalakihan ang sahod pero matipid naman po ako kaya nakaipon ako ng sapat para maipang down payment. Kaya lang nang malaman ni tatay na nagtatrabaho ako ay panay naman po ang hingi niya ng pera para sa mga pangangailangan namin sa bahay. May mga pagkakataon na wala akong naiaabot dahilan para maggalit siya at pagsalitaan niya ako ng hindi maganda. Pero lahat ng yon ay tiniis ko na lamang, Papa Dudut. Hanggang sa nalaman ko po na binenta na ni tatay ang maliit na bahay namin, kaya doon na po ako sumabog ng husto. Mano po, Tay? Ah, Tay, may dala po akong ulam. Aba, mabuti naman naisipan mong bumili. Kanina pa walang ulam dito. Ay. Tay, sino po yung mga lalaking nakasalubong ko kanina galing dito sa bahay? Bakit mo tinatanong? Ilagay mo nga dyan sa mesa tong pinggan at kanina pa ako nagugutom. Ngayon ko lang po kasi sila nakita eh. Ano pong ginagawa nila dito, Tay? Bakit ba ang dami mong tanong? Buisit. Gusto mo talagang malaman? Opo, sana. Sila na ang bagong may-ari ng bahay na to. Ano? Binenta niyo po ang bahay natin, Tay? Oo. Oh, bakit? May problema ka ba ron? Tay, ako walang problema. Eh kayo ho yata ang may problema eh. Sira ulo kang bata ka. Ano namang problema mo kung gusto kong ibenta ang bahay na to? Baka nakakalimutan mo. Akin ang bahay na to, Hana. Pero hindi nyo naiintindihan. Ang bahay na to na lang ang meron tayo tapos mawawala pa? Tsaka, hindi nyo ba naisip na nasa bahay na to ang lahat ng alaala ni nanay? Kapag nawala ang bahay na to, parang nawala na din ang tuluyan si nanay, Tay! Di pa rin ba tayo tapos sa usapang yan tungkol sa nanay mo? Alam mo, kaya hindi mo matanggap na wala na siya kasi palagi mo pa rin siyang iniisip. Kung paulit-ulit mong babalikan ang nakaraan, eh paano naman ang kasalukuyan? Hana, patay na ang nanay mo. At kung palagi mo nalang itatali ang sarili mo sa mga alaala niya, sigurado talagang di ka uusad sa buhay. Kaya naisip niyo ipagbili ang kaisa-isang lugar kung nasaan ang lahat ng mga alaala ni nanay? Kaya naisip niyo ibenta ang bahay natin? Tay naman ang sabasama nyo! Hoy! Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, ha? Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin dito. Kung ibenta ko man, ay wala ka ng pakialam doon. Sigurado naman ako na gagamitin nyo lang sa vision ninyo ang pera makukuha nyo eh. Sobra na po kayo, Tay! At saka, saan nyo kami planong patirahin kapag nawala na ang bahay na to? Saan kami pupulutin ngayon, Tay? Aba! Anong pakialam ko kung saan nyo gustong tumira? Malalaki na kayo. Ikaw, marunong ka ng kumita ng pera kaya pwedeng-pwede ka nang bumukod. Ah, basta. Bahala ka kung saan mo gustong pumunta. Wala akong pakialam. Matanda ka na. Tay! Hoy, Hana! Sumusobra ka na talaga sa kabastusan mo, ha? Na hindi mo na iginalang tong pagkain. Buisit ka talaga kahit kailan. Ayoko nang makarinig ng reklamo mo tungkol sa desisyon ko. Ibibenta ko ang bahay na to. Mabuti pa ang gawin mo, simulan mo na ang pag-iimpake ng mga gamit mo. Dahil meron na lang tayong 2 linggo sa bahay na to. Magkanya-kanya na tayo! Maghiwa-hiwalay na tayo ng landas! Magdamag ko pong iniyak ang desisyon ni tatay na ibenta ang bahay namin, Papa Dudut. Ang bahay na lang kasi namin, ang ari-ari ang meron kami. Tapos ay nagawa pa niyang ipagbili. Kung talagang hindi niya naisip na sa bahay namin, ang mga alaala ni nanay, sana'y naisip man lang niya kung saan kami titira. Kaso tulad nga po ng paulit-ulit na sinasabi ni tatay, wala na siyang pakialam sa amin. Matapos po ng gabing yun ay nagsimula na akong maghanap ng lugar na pwedeng tuluyan. Nakonta ko po ang pinsang ko sa Malabon at pumayag siya na doon ako tumira.
Tumigil na rin po ako sa pag-aaral para maghanap ng mas magandang trabaho. Maswerte po ako dahil nakapasok naman ako bilang assistant sa isang butik. Pagod na po akong intindihin si Tatay Papa Dudut. Simula nang namatay si Nanay ay pinilit ko siyang inunawa sa pag-asang isang araw ay magbabago pa siya. Pero sadyang walang ganon sa tunay na buhay. Permanente ang pagbabago, ika nga. At hindi dumarating ang isang araw na magigising ka na lamang tapos bumalik na ang lahat sa dati. Dahil napaka-imposible po na mangyari yon. Tuluyan na nga pong binenta ni Tatay ang bahay namin at nagkanya-kanya na kami. Ang dalawa kong kuya ay nakitira kasama ang kanilang mga asawa. Samantalang sina Tatay at Dina ay umupa ng maliit na kwarto malapit sa tindahan namin sa palengke. Hindi ko na rin po kinausap pa si Tatay Papa Dudut dahil galit ako sa kanya. Pakiramdam ko po ay hindi ko po siya kayang patawarin dahil sa ginawa niya sa mga ala-ala ni Nanay nang ipinagbili niya ang aming bahay. Sa pagtulog ko ay palagi akong umiiyak at parang batang nagsusumbong sa aking ina. Akala ko ay palagi na lang ako magiging malungkot, Papa Dudut, pero dumating din pala ang sandaling mapapagod din ako. At mas pinili ko na lamang na tumahan at magpatuloy. Nang hindi na kami magkasama ni Tatay sa iisang bubong, pakiramdam ko ay naging malaya na ako. Nanahugot ang malaking tinik sa aking lalamunan. Minsan naisip ko na siguro ay matagal na rin hinihintay ni Tatay ang paghihiwalay namin ng landas para magawa na niya ang gusto niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na may ganun palang uri ng magulang. Kaya naman naisip ko na hindi ko tutularan si Tatay sakaling magkaroon ako ng anak. Nagpakabisi na lamang po ako sa trabaho, Papa Dudut, at masasabi ko na kahit papaano ay nalilibang naman ako. Sa totoo lang ay hindi ko na nga namalayan na 3 buwan na ang lumipas simula nang huli kaming magkausap ni Tatay, lalo na't hindi ako umuuwi sa amin sa Bulacan. At kahit papaano, masasabi ko naman na masaya ako. Akala ko nga ay puro na lang pangit ang pwedeng mangyari sa akin, pero minsan ay sinosurpresa tayo ng buhay. Nagsimula yon nang makilala ko si Joel, nang minsan niya akong iligtas laban sa nambastos sa akin na lasing na mga lalaki. Grabe, Papa Dudut, para siyang real life na superhero. Naku, Joel, huwag kang mahihiya ah. Kumain ka lang hanggang gusto mo. Libre ko. Ah, kuya, padagdag pa ho ng tokwa ha. Salamat po. Salamat ho. O ito, tokwa, kumain ka. Grabe, ang dami naman ng in-order mo, Hana. Eh baka hindi ko na maubos lahat to. Ano ka ba? Maliit na bagay lang naman yan kumpara sa ginawa mong pagtulong sa akin laban dun sa mga lasinggerong yun. Ay, iniisip ko pa lang na kung hindi ka dumating, siguradong may nangyari ng hindi maganda sa akin. Oo nga. Mabuti na lang hindi ako nahuli nang dating. Sa susunod kasi huwag ka nang dumaan dun sa kantong yun. Alam ko madalas natambayan ng mga lasing yun eh. Eh hindi ko naman kasi alam eh. Sa susunod talaga hindi na ako dadaan dun, promise. Pero teka lang, taga rito ka ba? Kasi parang ngayon lang kita nakita eh. Dito lang ako nagtatrabaho pero taga Cebu talaga ako. Cebu? Tapos Malabon? Ang layo mo naman? Oo, medyo malayo nga kaya minsan lang ako umuwi sa amin. Nakikituloy ako sa bahay ng kaibigan ko. Sa totoo lang, palagi kita nakikitang dumadaan sa tapat ng bike shop na pinapasukan ko. Taga rito ka lang ba? Taga Bulacan talaga ako pero dito na ako nakapagtrabaho sa Malabon. At saka tulad mo, nakikitira lang din ako. Sa bahay naman ng pinsang ko ako tumutuloy. Sa totoo lang, Hana, simula nung unang beses na makita kitang dumaan sa tapat ng bike shop namin, palagi na talaga kitang inaabangan eh. Inaabangan? Gusto kasi kitang makilala para sana maging magkaibigan tayo. Kaso, medyo hindi ako makadamoves eh dahil
Natotorpe ko pag palapit ka na. Pero ang tapang-tapang mo nung iniligtas mo ako sa mga lasenggo. Kaya pasensya ka na kung medyo nahihirapan akong paniwalaan na natotorpe kang makipagkilala sa akin. Iba naman kasi yung sitwasyon kanina at saka yung pagpapakilala ko sa'yo. Magkaiba yung dalawang yun. Kahit naman siguro sinong lalaki maduduwag. Bakit? Mukha ba akong nangangagat kaya natatakot ka sa akin? Grabe! Ang sakit naman nun, tol! Ikaw talaga. Natawa ako dun sa tol, ha? Di ka lang maganda. Medyo may pagkakwela ka rin pala. Uy, medyo lumakas ng konti ang love natin, ha? Siyempre, hindi ko na palalagpasin ang pagkakataon na to para makilala ka pa ng gusto. Nagpapasalamat ako kasi ako yung dumaan nung oras na kailangan mo ng tulong. At nagpapasalamat din ako na ikaw yung dumating. Uy, kinilig siya ron. Iba ka talaga bumanat, ha? Bago kami maghiwalay ng gabing yon ay tinanong ako ni Joel kung pwede raw ba kaming lumabas sa darating na linggo para mas magkakilala, bagay na hindi ko naman pinagdamot sa kanya. At masasabi ko na naging maayos ang unang date namin. Mabait at kwela si Joel, Papa Dudut. Kaya naman naging madali kaming nagkapalagayan ng loob. At habang nagdadaan ang mga araw ay mas nagiging malapit kami sa isa't isa. Hindi nga nagtagal ay niligawan ako ni Joel at pagkalipas ng 2 buwan ay sinagot ko siya. Palibhasa, ramdam ko na sinsero siya sa mga salita niya at magiging ligtas akong kasama siya. Sobrang saya ko nang maging kasintahan ko si Joel, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay siya na talaga ang lalaking itinadhana para sa akin. Na siya na ang lalaking tinakda ng langit para makasama ko sa panghabang buhay. At lalo pa nga pong nag-umapaw ang saya na nararamdaman ko sa aking puso nang malaman kong ipinagbubuntis ko ang anak namin. Excited po akong ibalita kay Joel ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Kaya naman ang araw na malaman kong positive ang resulta ng pregnancy test ko ay pinapunta ko kaagad siya sa tinutuluyan namin ng pinsan ko. Saktong nasa trabaho ang pinsan ko noon at ako lang mag-isa sa bahay kaya naisip kong magandang pagkakataon yon para sabihin na kay Joel ang magandang balita. Habang naghihintay, may mga senaryong nabubuo sa isipan ko kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang magiging tatay na siya. Grabe, Papa Dudut. Naisip ko pa ngang baka maiyak siya sa tuwa dahil sobrang hilig niya sa mga bata. Naikwento kasi niya noon na siya daw ang nag-aalaga sa mga pamangkin niya. Kaya siguradong sigurado ako na magugustuhan niya ang magandang balita tungkol sa pagbubuntis ko. Pero maling akala lang pala ang katuparan ng isang masayang pamilya na bubuoy naming magkasama ni Joel. Dahil nang sinabi ko sa kanya na buntis ako ay kabaliktaran ng lahat ng magandang senaryong naisip ko, ang naging reaksyon niya. Pakis nga ako sa'yo, babe! Ano ba yung sinasabi mong magandang balita? At talagang excited ka pa na makita ako? Babe, ano kasi? Ano ba yun? Medyo kinakabahan ako, ha? Lika, mapo muna tayo. Akin ang kamay mo. Oh, bakit pinapahawak mo yung tiyan mo sa akin? May masakit ba sa tiyan mo? Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Ano ka ba naman? Walang masakit sa tiyan ko. Ang gusto ko lang talagang sabihin, may baby sa loob. Baby? Oo, may baby na sa sinapupunan ko, babe. Buntis ako sa magiging baby natin. Teka, sandali. Oh, babe, bakit tinanggal mo ang kamay mo? Anong ibig mong sabihin? Buntis ka? Oo, babe, buntis ako.
pa rin ako lang nalaman nung nag-positive ulit ang PT ko. Gusto mo bang makita para maniwala ka? Sandali lang ha, nandito lang yun sa drawer eh. Ito, tingnan mo babe. Positive! Teka, bakit ang tahimik mo naman yata? Medyo pinapakaba mo naman ako, baby. Bakit ba kasi nakasimangot ka dyan? Hindi mo ba nagustuhan ang balita ko na buntis ako? Babe, ano kasi? Di lang ako makapaniwala. Ay, akala ko naman kung ano na. Actually, ako din nga na-shock ako nung nalaman kong positive eh. Pero at the same time, na-excite talaga ako, babe. Magkaka-baby na tayo! Magiging tatay ka na! Sandali lang ah. Bakit, babe? Hindi ka ba masaya? Kala ko ba gusto mo na maging tatay? Ito, magkaka-baby na tayo! Magiging tatay ka na! Pwede ba tumahimik ka muna? Oh! Teka, bakit ka sumisigaw? Ang ingay mo kasi. Hindi ako makapag-isip ng matino. Bakit ka ba nagagalit? Sandali, ano bang kinakagalit mo? Gusto mo talagang malaman kung ano? Oo! Yan! O bakit mo tinuturo ang tiyan ko? Nandyan ang kinakagalit ko. Nandyan sa tiyan mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo? Mukha ba akong masaya? Ha? Nakita mo ba ako nagtatatalon sa tuwa dahil sa sinabi mo? Itarantado ka pala eh! Tarantado na kung tarantado pero hindi pa ako handang maging ama. Ayoko sa baby na yan. Hindi ko matatanggap yan. Paano mo nasasabi yan ha? Anak natin ang baby na nasa tiyan ko! Sorry pero kailangan ko nang umalis. Teka, sandali lang! Ano ba? Bitawan mo ako! Saan ka pupunta? Bitawan mo ako, sabi! Babe! Kailangan ko muna mapag-isa, okay? Kailangan ko mag-isip dahil masyadong biglaan ang lahat. Masyadong biglaan yung pagbubuntis mo. Gago ka ba? Ano masyadong biglaan ang pinagsasasabi mo? Masyadong biglaan na nabuntis mo ko? Ganun ba yon? Sabihin mo, ganun ba yon? Oo! Oh! Kaya pabayaan mo na lang muna akong umalis. Sandali lang! Ano ba? Sabing bitawan mo ako eh. Kailangan ko makapag-isip, kaya kailangan ko nang umalis. Babe! Babe, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Mag-usap tayo. Sige na. Babe! Babe, bumalik ka dito! Huwag kang umalis, Joel! Joel! Hindi ko na po napigilan ang pag-alis ni Joel ng sandaling yon, Papa Dudut. At wala na rin po akong nagawa kundi ang humagulhol ng iyak. Ang sakit-sakit po sa kalooban habang paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala. Ang naging reaksyon at asal ni Joel nang malaman niyang buntis ako sa anak namin. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay trinaydor ako ni Joel. Bakit kailangan niyang sabihin na hindi pa siya handang maging tatay samantalang hindi yon ang inaasahan kong isasagot niya? Naisip kong baka nga nagkamali lamang ako ng akala. Lumipas ang dalawang araw bago ako nakatanggap ng text mula kay Joel, Papa Dudut. Pero ibang iba na siya sa dating Joel na malambing at mapagmahal na una kong nakilala. At kahit na tinanggap niya ang pagbubuntis ko, pakiramdam ko ay hindi siya sensero at napipilitan lamang siya. Bukod doon ay naging malamig din ang pakikitungo niya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay inintindi ko pa rin si Joel dahil mahal ko siya. Naisip ko din na baka nalilito lamang siya o nabibigla dahil sa mga pagbabago, lalo dahil malapit na kaming maging magulang. Umaasa naman ako, Papa Dudut, na baka isang araw ay magbago rin siya para sa kabubuti ng aming bubuing pamilya. Pero mas naging dahilan lamang yon para dumalas ang aming pag-aaway. Mabilis na lumipas ang 3 buwan ng aking pagbubuntis. Pero hindi pa rin nagbago si Joel, Papa Dudut.
Dumalang na rin ang aming pag-uusap ng matino sa halip ay dumadalas naman ang aming pag-aaway. Personal man o sa telepono. Ultimo maliliit na bagay ay aming pinagtatalunan, Papa Dudut. At walang pinipiling sitwasyon o pagkakataon si Joel para maggalit sa akin. Ngunit lahat ng yon ay pinili kong tiisin dahil ayoko maapektuhan ang batang nasa aking sinapupunan. Kaya kung kaya kong habaan ang aking pasensya at pangunawa kay Joel ay ginagawa ko. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay kong araw, Papa Dudut. Ang araw kung kailan isinilang ko na ang anak namin. Iba pala sa pakiramdam kapag nakita at nahawakan mo na ang baby mo. Nakakapanandig balahibo. Kumbaga sa kwento ay nasa pinakamagandang bahagi na ako. Ang saya-saya sa pakiramdam na marinig ang unang iyak ng aming anak, Papa Dudut. Pero kabaligtaran naman ang nararamdaman ko kay Joel. Sa hindi ko mabilang na pagkakataon ay umasa na naman kasi akong matapos kong maipanganak ang aming baby ay matatauhan na siya. Subalit pagka-uwi na pagka-uwi pa lamang namin galing ospital matapos kong tatlong araw na manatili doon ay kinausap ako ni Joel para sabihin gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Nang sandaling marinig ko ang masakit na salitang yon ay para akong pinagsakloban ng langit at lupa. At para akong binuhusan ng malamig na tubig, dahilan para akong magising mula sa aking masayang panaginip. Babe, tingnan mong baby natin, no? Ang ganda-ganda niya, di ba? Parehong-pareho kayo ng ilong at labi. Nakakatuwa! Excited na akong alagaan siya. I'm sure challenging man ang bawat araw pero rewarding pa rin. Ikaw ba? Anong naramdaman mo nung unang beses mo siyang makita? Ako kasi, hindi ko maipaliwanag yung feeling eh. Para kung lumulutang sa ulap. Ang saya-saya! Hana, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Ano ba kasi yun? Medyo pagod kasi ako ngayon eh, tsaka gusto ko sana magpahinga muna. Importante lang. Babe, tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol ba kay baby? O anong tungkol sa kanya? Hana, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. I'm sorry, pero… Babe, kung ano man yung sasabihin mo, pwede bang wag mo na lang ituloy? Kasi parang hindi ko alam kung kakayanin ko yung maririnig ko eh. Hana, I'm sorry. Bakit ka ba nagsusorry? Wala ka namang ginawang kasalanan para mag-sorry ka dyan ah. Pwede bang makinig ka muna sa akin kasi? Patapusin mo muna akong magsalita. Oo, huwag ka sumigaw. Natutulog ang anak mo. Di ko na kayang makisama sa'yo, Hana. Sa inyo ng anak natin. Maniwala ka. Sinubukan ko pero na-realize ko na hindi pala ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Na hindi ko pala gustong bumuo ng pamilya kasama ka. Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Bakit parang biglaan mo namang naisip ang mga bagay na yan? Alam mong hindi to nagkataon lang, Hana. Alam kong alam mong hahantong tayo sa sitwasyong to. Pero hindi ganitong klase ng eksena ang iniisip ko. Hindi ganitong sasabihin mo sa pagmumukha ko na hindi mo na kaya makisama sa amin ng anak mo. Babe, hindi ka ba man lang nakakaramdam ng kaligayahan dahil nagbunga ang pagmamahala natin? Hindi ka man lang ba naging masaya ng unang beses mo nakita ang anak mo? Hindi kita maintindihan. Paano hindi mo na pala gustong bumuo ng pamilyang kasama ako? Kami ng anak mo, bakit parang biglaan naman yata? Dahil may iba na akong mahal at di na ikaw yun. Okay, sa katunayan, magkakaanak na rin kami kaya… Aray, bakit mo ako sinampal? Ano bakit kita sinampal? Nakuha mo pa talaga magtanong kung bakit kita sinampal, ha? Tanga ka ba? Napakagago mo! Walang iya ka! Ano walang iya ka! Walang iya ka! Itigil mo na kayong paghampas mo sa akin! Iiwan na kita sa ayaw at sa gusto mo dahil hindi ko na matiis ang ugali mong yan!
Tulad ng sabi ko sa'yo, ayaw na kitang makasama. Meron na akong ibang mahal, Hana. Kaya pwede ba? Kung may natitira ka pang bait sa sarili mo, huwag mo na akong habulin. Huwag mo na akong pabalikin sa'yo dahil hinding-hindi na yun mangyayari. Pasensya ka na kung umasa ka na magsasama tayo habang buhay. Ako rin naman eh. Akala ko ikaw na, pero hindi pala. Kung aalis ka, paano ang baby natin? Gusto mo ba siya mawala ng ama? Wala na akong magagawa tungkol sa bagay na yan. May magiging anak na ako na dapat kong intindihin at sa ngayon siya ang importante para sa akin. Pero huwag kang mag-alala, magsusustento naman ako sa iyo eh. Hindi ko pababayaan ang anak mo. Aray! Ano ba? Tama na! Wala niya mo! Wala kang puso! Napakasaba mong tao! Hana, tanggapin mo na ang katotohanan na may mahal na akong iba. Para matapos na to. Para din naman to sa'yo at sa baby natin eh. Ako pala mukha mo! Paano mo nasasabi ang bagay na yan na hindi man lang nakukonsensya? Minahal kita! Nagtiwala ako sa'yo! Ibinigay ko, katawan ko, ang puso ko ng buong buo! Tapos sa huli, ano, iiwan mo lang din pala ako? Hayop ka! Hindi mo na lang sana ako binuo kung dudurugin mo lang din ako! Niloko mo ako! Malaloko ka! Pinaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mong demonyo ka! Napakasama mong tao! Walang iya ka! Daig ko pa ang namatayan nang tuluyan na kaming iniwan ng mag-ina ni Joel. Magkahalong galit at lungkot ang nangibabaw sa akin ng sandaling yon. Galit para sa mga pangako namin ni Joel sa isa't isa na kahit kailan ay hindi na matutupad pa dahil imbes na kami ay sa isang babae niya binalak na to pa rin ang mga pangarap na binuo namin. Ang lungkot dahil hindi ako umasa para lang mabigo na magkaroon din ako ng isang masayang pamilya. Bagay na pinagkait sa akin simula nang mamatay si nanay at magbago naman si tatay. Ipinagpatuloy ko pa rin ang buhay kasama ang aking baby sa kamila ng mga masasakit na pangyayaring yon, Papa Dudut. Gustuhin ko mang magalit ng magalit kay Joel ay ayoko namang masayang ang panahon ko dahil meron na akong anak na mas dapat intindihin at pagtuunan ng pansin. Kaya kahit may mga gabi na nami-miss ko pa rin si Joel ay isinasantabi ko na lamang kaagad yung pakiramdam. Nang manumbalik na ang aking lakas ay nagbalik trabaho na rin po ako. Samantala ang pinsang ko naman ang tumitingin sa aking baby. Habang wala ako sa bahay na nagkataon namang nag-resign na sa pinagtatrabahuhan niya. Kahit na mahirap sa aking mapalayo sa anak ko araw-araw, tuwing kinakailangan kong pumasok sa trabaho ay pilit kong tinitiis ang lahat alang-alang sa kanya. Naging masipag ako sa paghahanap buhay, Papa Dudut, dahil meron akong pangarap para sa anak ko. Para sa akin, ang anak ko ang pinakamagandang nangyari sa kabila ng mga pangit kong naranasan. At nangangako akong hindi ko ipaparana sa kanyang lahat ng sakit at pighati na aking pinagdaanan. Sapat na ako na lang ang iniwanan at pinagdamutan ng pagmamahal. Huwag na ang baby ko, Papa Dudut. Ngunit akala ko ay sapat nang maging mabuting ina at ama para sa anak ko. Nang sapat na ang pagmamahal, atensyon at panahon na ibinibigay ko sa kanya, sa kabila ng pagiging abala ko sa trabaho, akala ko ay sapat na ang tatlong masasayang taon naming magkasama ng unika iha ko para tumigil na ang kapalaran sa pagbato ng pagsubok sa akin. Subalit nagkamali na naman ako. Dahil isang gabi, pag-uwi ko galing sa trabaho ay nadatnang kong nilalagnat ang anak ko. Inisip kong ordinaryong lagnat lamang yon. Nagagaling din kapag ininuman ng gamot at ipagpahinga. Kaso nagdaan pang isang araw pero lumalalang ang kondisyon ng aking anak. Imbis na lagnat ay inubot sinipon na rin siya.
Doon ako nakaramdam ng matinding kaba, Papa Dudut. Lalo pa ng panay-iyak at daing ng anak ko dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nang mag-ikatlong araw na ay hindi pa umubuti ang kanyang kalagayan ay nagpa siya na akong isugod siya sa ospital. Pagdating namin sa ospital ay mabilis na dinala sa emergency room ang anak ko, Papa Dudut. Habang ako naman ay naiwang nakatulala sa labas at iyak ng iyak. Doon ko na naisip na tawagan ang aking tatay. Isasantabi ko na lamang ang tampo na nararamdaman ko sa kanya dahil higit ko siyang kailangan. Kailangan ko ng magulang dahil hindi ko alam kung kakayanin kong marinig ang masamang balita sakaling may mangyaring hindi maganda sa aking anak. Tay, sige na po. Sagutin niyo na ang phone. Hello? Dina? Sino to? Hana? Ikaw ba yan? Oo, ako nga to. Nasaan ang tatay ko? Aba! Anong nakain mo at naisipan mong tawagan ng tatay mo, ha? Wala ka ng pakialam doon. Ang tatay ko ang gusto kong makausap at hindi ikaw. Kaya pwede bang pakibigay mo na sa kanyang cellphone? Ano ako, baliw? Hindi ko ibibigay sa kanya tong phone dahil wala rin namang kwenta kung magkakausap pa kayong mag-ama eh. Ano ba pinagsasabi mo? Kahit mahigit 3 taon na ang lumipas, eh wala pa rin namang nagbago sa tatay nyo. Wala pa rin naman siyang pakialam sa inyong magkakapatid eh. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo na wala rin saysay na kausapin mo pa siya. Walang yaka! Huwag kang sumigaw! Kalma ka lang! Huwag na huwag mo na ulit susubukang tawagan o kausapin ang tatay mo dahil lalo ka lang masasaktan. Never nga kayong hinanap nung naghiwa-hiwalay kayo ng landas eh. Kaya mas maganda na panatilihin na lang nating malayo tayo sa isa't isa. Gets mo ba? O diba? Tama ako? Bye, Hana. Tandaan mong sinabi ko, huwag na sanang mag-cruise sa mga landas natin, okay? Bye-bye! Teka, Dina, kailangan ko makausap ang tatay ko! Hello! Tama, si Joel. Kailangan malaman ni Joel ang nangyayari sa anak niya. Kailangan siya ng anak niya. Hello? Joel? Joel, si Hana to. Hana, bakit ka tumawag? Di ba sabi ko sa'yo huwag na huwag kang tatawag sa akin? Baka malaman ng misis ko to na nag-uusap tayo. Malalagot ako pag nagkataon. Joel, wala akong pakialam kung malintikan ka sa babae mo. Tumawag ako para sabihin sa'yo na dinala ko sa ospital ang anak mo. Bakit? Ano bang nangyari? 3 araw na siyang nilalagnat at mas lalo lang lumalala ang kondisyon niya ngayon. Nung daling ko siya dito, isinugod siya kagad sa ER. Joel, natatakot ako. Natatakot ako para sa anak natin. Ang arte-arte mo naman eh. Ospital yan, may mga doktor dyan. Di nila pababayaan ang anak mo. Kaya huwag ka nang umiyak-iyak dyan. Nakakabuisit ka eh. Joel, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ka man lang ba nag-aalala para sa anak natin? Para sa anak mo? Mas nag-aalala ako kung mauhuli ako ng misis ko na kausap ka. Buisit. Ang dami mong drama eh. Talagang gusto mo pa ako mapahamak eh, no? Bahala ka na sa buhay mo. Kaya mo na yan, malaki ka na. Sige na. Joel! Hello, Joel! Joel! Wala na akong malapitan! Wala na akong malapitan! Para na ngayon ang anak ko! Namatay ang anak ko sa edad na 3 dahil sa pulmonya at mga komplikasyon nito. Parang humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko ng oras na yon. Ang sakit na naranasan ko noong iniwan ako ni Joel
ay simple kumpara sa tindi ng sakit na nararamdaman ko. Matapos kong makita ang maputla at wala ng buhay na katawan ng aking anak. Nang sandaling yon ay hindi ko alam kung paano pa patitigilin ang laksa-laksang luhang nag-uumapaw sa aking mga mata. Hindi ko na rin alam kung saan pa ako at ano na ang patutunguhan ko. Kung paano pa magpapatuloy sa buhay pagkatapos ng masasakit na pangyayari. Litong-lito ako, Papa Dudut. Sobra na ang mga pasakit at kulang na lang ay mawala na ako sa katinuan at tuluyan ng mabaliw. Pagod na ako at gusto ko na lang ding mamatay nang sa ganon ay makasama ko na ang aking anak sa kabilang buhay. Pero sabi nga nila merong dahilan kung bakit tayo pinadadaan ng Diyos sa mga matinding mga pagsubok. Pinaparamdam niya sa atin ang matinding kalungkutan at kapighatian para matuto tayong tumawag sa Kanya, Papa Dudut. Sa Kanya ako kumapit noong mga panahong pakaramdam ko ay gusto ko nang bumitaw at sumuko na lamang sa buhay. At totoong hindi niya ako pinabayaan. Magpahanggang sa ngayon ay iniiyakan ko pa rin ang nangyari sa aking anak kahit na ilang taon na ang lumipas. Araw-araw ko siyang nami-miss, Papa Dudut. Kung hindi siguro siya namatay nang maaga ay magkasama pa rin kami at masayang nanonood ng cartoons o kumakain ng paborito niyang ice cream. Kaso hindi ganon ang buhay. Minsan hindi ito katulad ng ating akala. Pagkaganon pa man ay natutunan ko na sa kabila ng mga pangit at masasakit na pinagdadaanan ay palagi ding may pag-asa. Meron at meron pa rin pag-asa na tumulong sa akin para tumahan, lumaban at magpatuloy. At ang pag-asang yun ay natagpuan ko sa ikabutura ng aking puso. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 4 na buwan kong ipinagbubuntis ang kapatid ng aking panganay. At labis-labis na ang saya ang aking nararamdaman dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang nasasabik na makita ang aming munting anghel sa lalong madaling panahon dahil ganun din ang nararamdaman ng aking mister. Oo, Papa Dudut, akala ko. Hindi na ako iibig pang muli lalo pat natatakot na rin akong masaktan at magkamali. Pero walang imposible sa Diyos. Ipinagkaloob niya ang tamang tao sa tamang panahon at maswerte ako dahil hindi ako nawala ng pag-asa. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento, Papa Dudut. Sana ay nakapagpulot ako ng inspirasyon at pag-asa sa ating mga kapuso. Lalo na sa mga may pinagdaraan ng mabibigat na mga pagsubok sa buhay. Daanan lang natin, iyakan, pero magpatuloy pa rin dapat tayo. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, and more power and blessings po sa inyo at sa inyong programa at sa inyong himpilan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Hannah. Mahirap, malungkot at masalimuot ang mga pinagdaanan ni Hannah pero hindi pa rin niya hinayaan. Nakainin siya ng mga negatibong bagay na yon. At hindi rin naging hadlang ang mga kabiguan niya sa nakaraan para mawalan siya ng pag-asa at hindi na magpatuloy pa sa buhay. Minsan kapag binabalikan natin ang mga labang na pagtagumpayan natin sa buhay, bigla na lang tayong hahanga sa ating sarili dahil nagawa natin yung lagpasan, katulad ng ating letter sender. Mga kabarangay, marami sa atin ang dumaraan din sa mga hamon ng buhay na minsan ay pinipili na lamang nating isolo. At may mga pagkakataon na iniisip natin na parabang hindi na natin ito kakayanin. Pero sa huli, nagagawa pa rin naman nating magpatuloy at magtagumpay. Oo, hindi na tayo puo katulad ng dati pero yung mga peklat na bunga ng mga sugat natin noon ay siyang patunay kung gaano tayo katapang at katatag ngayon. Araw-araw ay pwede tayo mag-umpisa dahil habang may buhay ay may pag-asa. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po si Papa Dudut.
sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. 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 Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.